Habang patuloy na tumataas ang tensyon sa South China Sea, marami ang nababahala tungkol sa mga implikasyon ng potensyal na tunggalian sa pagitan ng Pilipinas at China. Dahil sa mga alalahanang ito, ginalugad namin ang mga pinakaligtas na lugar sa Pilipinas kung saan maaaring magkubli ang mga sibilyan sakaling sumiklab ang labanan. Sa lumalaking posibilidad ng sigalot sa rehiyon, hinihimok ng gobyerno ng Pilipinas ang mga mamamayan na maging handa at magkaroon ng kamalayan sa mga ligtas na kanlungan sa buong bansa. Natukoy namin ang ilang pangunahing lokasyon na itinuturing na pinakaligtas sa kaganapan ng digmaan. Una sa listahan ang Baguio City, na kilala sa elevation at natural na mga hadlang. Matatagpuan sa bulubunduking rehiyon ng Luzon, ang lungsod ng Baguio ay hindi lamang kapaki-pakinabang sa heograpiya ngunit nilagyan din ng mahalagang infrastruktura upang suportahan ang malaking pagdagsa ng mga tao. Ang natatanging topografiya ng Baguio City ay nagbibigay ng natural na proteksyon. Nagsusumikap din ang ating lokal na pamahalaan upang matiyak na ang mga mahalagang serbisyo tulad ng tubig, kuryente, at mga pasilidad na medikal ay handang suportahan ang mga evacuees kung kinakailangan. Ang isa pang estratehikong lokasyon ay ang Davao City sa Mindanao. Ang Davao City ay hindi lamang malayo sa mga pangunahing conflict zone kundi mayroon ding matatag na lokal na pamahalaan na handang magpatupad ng mga emergency na hakbang. Ang mga infrastruktura at pasilidad ng lungsod ay inihanda ng husto upang mahawakan ang isang potensyal na krisis. Ayon kay Vice President Sara Duterte, kami ay nakatuon sa pagtiyak sa kaligtasan ng aming mga residente at sinumang lumilikas. Ang aming mga koponan sa pagtugon sa emerhensya ay nasa mataas na alerto, at mayroon kaming mga planong pang-emergency na nakalagay upang tugunan ang anumang potensyal na banta. Sa rehiyon ng Visayas, ang Cebu City ay namumukod-tangi bilang isang pangunahing ligtas na kanlungan. Ang gitnang lokasyon nito at ang advanced na infrastruktura ay ginagawa itong isang perpektong lugar para sa paglikas. Ang lungsod ay isa ring pangunahing hub para sa transportasyon at logistic na magiging mahalaga kung sakaling magkaroon ng mass evacuations. Sa rehiyon ng Visayas, ang Cebu City ay namumukod-tangi bilang isang pangunahing ligtas na kanlungan. Ang gitnang lokasyon nito at ang advanced na infrastruktura ay ginagawa itong isang perpektong lugar para sa paglikas. Ang lungsod ay isa ring pangunahing hub para sa transportasyon at logistic na magiging mahalaga kung sakaling magkaroon ng mass evacuations. Higit pa sa mga lungsod na ito, ilang mga rural na lugar ang natukoy bilang mga potensyal na safe zone dahil sa kanilang liblib at mababang density ng populasyon. Ang Cordillera Administrative Region at Northern Mindanao ay kabilang sa mga lugar na ito, na nag-aalok ng natural na proteksyon at mas maliit ang posibilidad na ma-target sa isang labanan. Ayon sa isang defense analyst, binigyang diin din ng pamahalaan ang kahalagahan ng pagiging handa ng komunidad. Ang mga lokal na barangay ay nilagyan ng mga mapagkukunan at pagsasanay upang suportahan ang mga residente sakaling magkaroon ng giyera. Tinitiyak ng grassroots approach na ito na kahit ang pinakamalayong komunidad ay hindi maiiwan. Ayon naman sa NDRRMC, mahigpit kaming nakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak na ang bawat komunidad ay may malinaw na plano sa paglikas. Ang mga kampanya ng pampublikong kamalayan ay nagpapatuloy upang turuan ang mga mamamayan kung ano ang gagawin sa kaganapan ng isang digmaan. Habang ang mga paghahandang ito ay nasa lugar, ang gobyerno ay patuloy na nagsusumikap sa mga diplomatikong pagsisikap upang mabawasan ang mga tensyon. Inulit ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangako ng bansa sa mapayapang resolusyon at katatagan ng rehiyon. Ayon kay PBBM, kami ay ganap na nakatuon sa paghahanap ng mapayapang solusyon sa ating bansa upang hindi sumiklab ang digmaan sa pagitan ng China at Pilipinas. Gayunpaman, dapat din tayong maging handa sa anumang senaryo upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng ating mga tao. Habang patuloy na umuunlad ang sitwasyon, napakahalaga para sa lahat ng mamamayan na manatiling may kaalaman at handa. Pinapayuhan ng gobyerno ang lahat na panatilihing nasa kamay ang mga pang-emerhensyang supply, manatiling updated sa pamamagitan ng mga opisyal na balita sa television, at sundin ang patnubay ng mga lokal na awtoridad. Habang binabagtas natin ang hindi tiyak na mga panahong ito, mahalagang manatiling mapagbantay at handa.
Sa kabilang banda, ngayong araw, June 30 taong kasalukuyan, mas tumindi pa ang geopolitical tension sa West Philippine Sea na lumalakas pa ang mga alalahanin tungkol sa potensyal na epekto sa Pilipinas kung magkakaroon ng hidwaan sa China. Ang pag-asam ng isang digmaan sa China ay nagdudulot ng malalaking hamon para sa Pilipinas na nakakaapekto sa maraming aspeto ng pambansang buhay. Ang agarang epekto ay malamang na maramdaman sa anyo ng pakikipag-ugnayan ng militar, partikular sa mga pinagtatalo ng lugar tulad ng Spratly Islands at Scarborough Shoal. Ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay nasa harapang linya na nagtatanggol sa soberanya ng bansa. Ayon sa Defense Secretary ng Pilipinas, ang pangunahing focus natin ay protektahan ang ating pambansang teritoryo at tiyakin ang kaligtasan ng ating mga mamamayan. Kami ay handa na tumugon sa anumang mga banta at ang aming mga puwersa ay nasa mataas na alerto. Higit pa sa aspetong militar, ang kahihinatnan ng ekonomiya ng naturang labanan ay magiging matindi. Ang mga pagkagambala sa kalakalan, lalo na sa mga rutang pandagat, ay makakaapekto sa daloy ng mga produkto at serbisyo. Ang China ay isa sa pinakamalaking kasosyo sa pangangalakal ng Pilipinas, at anumang pagkagambala ay maaaring humantong sa mga kakulangan sa mga mahahalagang bilihin at isang makabuluhang pagbagsak sa ekonomiya. Ang salungatan ay mag-uudyok din ng isang makataong krisis, kung saan ang mga sibilyan sa mga apektadong lugar ay nangangailangan ng paglikas at suporta. Maaaring harapin ng mga malalaking lungsod ang pagdagsa ng mga refugee mula sa mga conflict zone. Ang nakakapagod ng mga mapagkukunan at infrastruktura at pang-araw-araw na pangangailangan ng mga Filipino ay magiging mahirap na. Ang mga pampublikong serbisyo ay sasailalim sa matinding presyon. Ang mga ospital, na pinahaba na ng patuloy na pandemya sa mga nakalipas na taon, ay kailangang hawakan ng mga casualty sa panahon ng digmaan. Ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan ay mangangailangan ng makabuluhang reinforcement upang makayanan natin ang bagong pagsubok na ito. Ang epekto sa lipunan ay magiging parehong malalim. Ang pagkagambala ng pang-araw-araw na buhay, ang kawalan ng katiyakan sa hinaharap, at ang psikolohikal na epekto ng salungatan ay makakaapekto sa kalusugan ng isip at kagalingan ng populasyon. Ang malaking digmaan na ito ay magdudulot ng matinding stress at pagkabalisa na nakakaapekto sa mga individual at komunidad. Ang pagbibigay ng suporta sa kalusugan ng isip ay magiging mahalaga sa pagtulong sa mga tao na makayanan ang trauma na ating makukuha mula sa posibleng giyera. At sa mga panahong ito ay dito na natin mararamdaman ang matinding gutom. Sa kabila ng mga paghahandang ito, hindi makalkula ang halaga ng tao sa labanan. Ang mga pamilya ay magkakawatak-watak, at ang pagkawala ng buhay at ari-arian ay maaaring maging mapangwasa. Binibigyang diin ng pamahalaan ang kahalagahan ng pagiging handa habang patuloy na hinahabol ang mga solusyong diplomatiko. Ikaw, Idol, saan ka ba magtatago kung sakaling sumiklab ang digmaan sa pagitan ng China at Pilipinas? Hanggang dito na lamang po mga idol, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.